depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Hi, it's me, Coach Kim. So sa mga previous tinapik ko ay may isang senyales na hindi na mababalik si ex. So tapos na tayo sa kape. Gatas muna tayo. Kaya pag-uusapan naman natin ang tatlong senyales na may pag-asa pa kayo ni ex. So sa tatlong ito, sa madaming signs, mas lumalaki ang chance para bumalik ang ex mo. However, since signs lang naman tong mga to, huwag naman sanang maghintay kayo o mag-focus na lang sa mga ito. At masabi lang na bumabalik na si ex. So number one, unhappy with their new relationship. So dahil nga rebound yan, until such time, they will realize hindi na nagiging kumpleto ang buhay nila. Nagsisimula na silang maging sad, emotional, lonely, and regretful. Actually, isa din ito sa reason kaya lang naman sila nagkaroon ng rebound for emotional comfort. Dahil gusto nilang mag-heal at affected sila sa pagdadump sa'yo. Or they are expecting na mas sigit itong bago niya kesa sa'yo. Or kung single man siya, hayaan mong mabuhay siyang mag-isa at mapagod. Therefore, kapag hindi na sila happy, so in that reason, nakakaramdam sila ng pagkatalo. So malaking chance na hindi mo na kailangan habulin ng ex mo, hayaan mo silang kusang lalapit sa'yo, kaya be consistent, focus on your grind and purpose. However, stay strong, let him or her notice your strength, and he or she will admire you in that way sa pagiging matibay mo. And then number two, open communication. So after nung manahimik, let's say after 3 months ng breakup, he or she suddenly reach out at nagtatanong ng kung ano-ano. Kung kamusta ka na ba? May bago ka na ba? Sino nang bagong nag-aalaga sa'yo? And etc. At nagiging emotional silang kausap. Then for that reason, mas nagiging open sila sa'yo. Good sign iyon because psychologically, nagpapakita sila ng weakness of their emotions. Plus your advantage na napakatatag mo because of your self-improvement. Hindi ka na bitter. By the way, isa ito sa strength ng isang dumpy, ang pagiging bitterless. However, isa itong sign na sa tagal ninyong hindi nag-uusap, marahil dun sa mga silent moment ninyo, nagkaroon siya ng self-realization. Dahil mas malalaman mo talaga ang halaga ng isang bagay kapag wala na ito. So, napaka-healthy ng communication sa tao. Anyway, kung gusto lang siyang maibalik, forget about the past, of course. Kung aabot man kayo sa puntong ito, I can say this is an advantage to win them back. And then number 3, kapag hindi niya pa binabalik ang mga gamit mo, / hindi niya pa dinidelete mga pictures niyo sa social media. Ito minsan ng mga signs na medyo nagkakaroon tayo ng confusion. So, this is actually a treasure. Sa tagal na, let's say 6 months, there's something on their side na hindi pa nila ginigive up. Probably, kahit paano, mahalaga din pa rin tong mga ito sa kanila. Dahil psychologically speaking, bakit pa siya magtitira ng mga trash ng ganong katagal? Or baka naman alam niya sa sarili niya na hindi pa yun ang huli. And they are waiting for your response sa mga bagay na ito para magkaroon kayo ulit ng discussion about your broken relationship. Para itong putol na tale, dudugtungan na lang para may reason to talk to each other again. So ito nga ang mga signs na to, they are just signs na may pag-asa pa. Siyempre, malaki pa rin ang factor at influence ng pagbabagong buhay at pag-upgrade sa sarili. Not just physically, but in all aspects in our lives. So kung kailangan pa ng sagot, usap tayo. I-share mo sa amin ang story mo sa Facebook page ng Philippine Dating Coach. And thanks for watching.